Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Iba-blanch ko muna itong Chinese cabbage para lumambot. Ayan. Nag-iwahiwalay ko na yan. Ayan, okay na ito. Ahanguin ko na. I-drain ko ito. And then, pupunasan ko para matuyo ng maigi. Next, iba-blanch ko rin itong spring onion. Ito yung gagamitin nating pang-tali. Ayan, okay. Ayan, meron ako ditong isang block na tokwa. Udurugin ko muna ito. Ito ay more or less 400 grams. Ayan, okay na itong ating tokwa. Ilalagay ko na dito itong sibuyas, bawang, spring onion, carrots, harina. Maglalagay ako ng isang pirasong itlog. Titimplahan ko ito ng asin, paminta, at maglalagay ako ng oyster sauce. Ayan, hahaluin ko na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest recipes. Ayan, okay na itong ating mixture. Ayan, nagbabalot na ako. Ito na yung blanch natin na cabbage. Maglalagay na ako dito ng mixture. Ayan. And then, ipo-fold na natin. Malinis na ang aking kamay. Babalot natin ito na parang lumpia. Ayan, i-tuck in natin para hindi lumabas yung mixture. Ayan, ganyan lang. And then, tatalian ko ito ng ating spring onion. Ayan, ganyan lang. Uulitin ko lang ang proseso sa natitira pa nating mixture. And tapos na ako magbalot, ito na yung ating cabbage roll. I-steam na natin ito. I-steam natin ito for 20 minutes. Ayan, ito na yung ating cabbage roll. Luto na. Hahanguin ko na ito. Tatanggalin ko itong mga drippings na ito para maisama ko sa paggawa ng sauce. Maglalagay ako dito ng oyster sauce. Then, haluin natin. Ayan, okay na ito. Ibubuhos ko na itong sauce dito sa ating cabbage roll. Eto na, ready na itong ating tokwa cabbage roll.